Pinakbit! Arangkada naman tayo dito sa Pinakbit, mga kayam! Ngayon, magluluto ako ng Pinakbit at ito ang aking mga sangkap. At magpainit na ako ng kawali. Lalagyan ko ito ng mantika. Konting mantika lang. Yan. Sunod ko namang ilagay itong giniling. Pork giniling. Ganito ka lang kadami ang nilagay ko. At kailangan lang na mag-brown. Yan. Kasunod ngayon, nilagay ko naman itong sibuyas. At bawang. Ayan. At halo-haloin ko lang hanggang sa mag-brown ito. Ayan. At pagkatapos naman ay sinunod ko ang kamatis. At halo-haloin ko lang din ito. Dito na naman tayo. Halo-halo. Ayan. Hindi dapat mapagod sa paghalo. Ayan. At sinunod ko naman itong bagoong alamang. Ito ang magdadala sa panglasa ng ating Pinakbit. Ayan. Ayan, bagoong alamang. At pagkatapos naman, ay nilagyan ko ito ng konting asukal. Para medyo manamis-namis, pang pa kontra doon sa ating maalat na alamang. At pagkatapos naman, sinunod ko naman itong kalabasa. Itong kalabasa, ginait ko siya ng medyo makapal at inuna ko siya. Dahil ito ay, ayoko rin siya na madurog, kaya medyo makapal ang hiwa ko. At inuna ko rin para maluto siya ng una. Ayan, at tinakpan ko na nga. Ayan, pagkatapos ay binuksan ko naman. At hinalo-halo ko lang. Ayan. At ito nga, nilagay ko na ang buong lahat-lahat ng gulay. Ayan. Yung gulay na hiniwa ko ay nilagay ko na lahat. Halo-haloin ko lang para mag-mix talaga yung lasa niya. At nilagyan ko rin ng nor seasoning at konting tubig. Ayan. Pagkatapos nito ay tatakpan ko lang. Ayan. Inalo-halo ko lang para mag-mix yung bagoong. Para lahat talaga ay masip-sip yung lasa ng bagoong. Ayan. At binuksan ko uli. Wow! Lumutang na yung pagka-green niya. Oh, pakasarap ng tingnan, mga kayam, diba? Ayan. At tinakpan ko uli. At pagkalipas ng ilang minuto, ay binuksan ko uli ito. At ito na. Oh, luto na ito. So, kailangan ko lang mo ng halo-haloin talaga. Yan, para mag-mix talaga yung nga sangkap na nilagay natin. At ito na nga. Oh, luto na. Ready to serve na. Pwede ko nang iserve sa aking mga mahal sa buhay. Tara, arangkada na!